po sa topic natin na paano po maging yeah. Driver. Yeah, sige, simulan na po natin. Yeah, yeah, sige. So, so yun nga, no? May guest po natin ngayon, si Ma'am Chini Wong. She's from Taiwan. So, meron ako some questions sa'yo. Did you consider yourself as a vlogger or influencer? Please, can you tell us more about yourself? And ano ka ba? Ano yung ginagawa mo sa social media? Oh, okay. So, unang tanong, kung vlogger ba ako? Siguro, let's get back to kung bago pa po may Duterte, ano? Kasi 2007, andito na po ako sa Taiwan. So, okay. Nagsusulat na po ako talaga ng mga bagay-bagay tungkol sa kababayan natin, kultura, at iba pa. So, dahil dyan, kilala po dito na parang kilala ng tao na vlogger, pero kasi hindi po kasi importante sa akin yung entitlement na vlogger kasi hindi naman yan usod before. It's really okay. My passion to write something. Talagang passion ko po na magsulat talaga ng maayos at nakakatulong educational para sa mga kababayan natin. So, with regards to Duterte administration noong 2015, actually I'm more of sa back part, hindi yung sa front talaga na talagang nakikipag-away ka, ganon. Marami po akong kakilala na solid na supporter ni Tatay Digong, but then hindi naman po sila nagpapakilala din. So, normally talagang nasa yung parang likod lang na nagpo-push talaga. So, what do you mean by likod? So, like, you have Duterte page na maraming nagpa-follow pero hindi mo ginagamit ang sarili mong mukha o pangalan. Ganun po. Yes. So, if I am a vlogger, dito sa Taiwan bilang isang educator, yes, but as Duterte supporter, no, I'm just a volunteer po. And then, your next question is influencer. No, kasi we have to configure it kung ano kasi nakikita natin yung mga influencer, mga vloggers, mga consider na mga defender. Kasi ma'am, the reason why na yeah, so we have to define what kind of motivator. I know isa po siyang teacher mga kaibigan. Okay? Tsaka ma'am, nung 2020 tumaas yung popularity mo regarding doon sa isang teacher na binanatan mo. As in, doon ka talaga nag-boom eh. So, mga kaibigan, mga kababayan, ito si Ma'am Chini Wong, defender po siya. Kanina sinabi niya, hindi siya totally na vlogger. So, siya ay isang educator, motivator maybe. Pero yung kanyang content o yung kanyang branding, it's about like motivation. Ano, nakikita ko na yung mga post mo. Post-curation, hindi ka kagaya ng typical na mga vlogger o ng mga kilalang mga vloggers na talagang banatera dito, depend dito. So, doon ka nakilala eh. Doon sa pag-depend mo kay President Duterte, doon sa isang teacher. Can you tell us more about that? Naging popular ka doon. Doon ka nakilala talaga eh. Actually po, I think before pa po niyan, may mas maaga pa na talagang halos umabot ng 1 million views. So, that was... Yeah, nakita ko yung mga different pages ng mga DDS vloggers. Senior at nire-upload yung original videos mo. Hindi po yung sa teacher. Yung sa teacher nga po, that was educational din. But I appreciate people sharing that. Pero yung pinaka talagang sa tingin ko po, nakita ng tao na I was public. Like, I went public. That was during a TV interview, TV guesting, not interview, sa isang, sa isang nationwide TV dito sa Taiwan, na kung saan, ang topic talaga po ay si Tatay Digong. Yan, hinahanap ko nga ngayon. So, yung TV guesting na yun, kasi yung mga tao dito sa Taiwan, they're very curious kung ano yun talaga si Tatay Digong, kung ano ba talaga yung totoo. So, that was the time I had the chance to defend Tatay Digong talaga. So, dati, I had my own Facebook page.
dahil nga umangat yung views noon, so kasi private ako talaga masyado, so dinelete ko yung page na yon. Pero meron palang isang vlogger, si Sir Spark Florian, na i-save niya yung video na yon, pero hindi pa kami magkakilala noon. Na i-save niya yung video na yon, and then pinost niya sa sarili niyang page. So that was that video na talagang shinare ng maraming kilalang supporters. So sa tanong po na ano ba yung vlogger, ano yung influencer? Ang vlogger talaga, it's just the word about the person who writes online. Kasi blog and web, kaya naging blog. Yan. Okay. Yeah, so that's web and blog. Kasi dati naman we have diary. So yung diary, sinusulat lang natin sa isang notebook. Pero ngayon kasi we are digitalized, so nagiging blog. So lahat po ng tao na mahilig magsulat ng isang content, so you are considered as blogger. Ikaw yung tao na nagsusulat online. Now, influencer, medyo ayoko nga po, kasi initial meaning ng influencer kasi you're being hired by some entity or ng isang produkto para i-endorse mo yung product, magsusulat ka, magbibigay ka ng opinion mo tungkol sa bagay na ito, and then you have like an amount for that. Pero ngayon kasi nag-evolve yung meaning ng influencer, like parang nagiging kung ano yung ginagamit mo, kung ano yung post mo, pag nagustuhan ng tao, nagte-trend siya. So, nag-evolve yung meaning ng influencer. So, paano ba maging vlogger? Magsulat ka at mag-isip ka ng gusto mong isulat. And for me, as an educator, syempre, importante sa akin na isulat mo yung nakakabuti sa kabataan. Ibig sabihin, kasi we don't have to worry on your views now, yung ngayon. Kasi marami pang ilang henerasyon pa ang pwedeng manood at magbasa ng post mo. So, ang laging tanong ko lang, magiging proud ka ba sa post mo ngayon? So, kung gusto mo maging proud ka, dapat, syempre, gandahan mo yung content, di ba? Para naman, talagang nakakatulong ka. Tama po kayo dyan. Kasi, I know, we have seen na a lot of vloggers na this should depend Duterte administration. So, nakilala sila sa pagdidepensa and bilang isang DBS vlogger, supporters, doon sila, yung kanya lang content. And they can choose whatever they want na kung ano yung topic na itatopic nila. But for you, ma'am, kumbaga, educator ka, kumbaga, may sarili kang content, meron ka sariling tapak, pero mas nakilala ka, naging popular ka sa social media, yung in-upload ni Sir Spark, Spark Florian regarding doon sa pag-depend mo kay President Duterte. So, ma'am, ano yung target audience mo ngayon dito sa yung platform? I know busy ka sa marami ka ng mga social media accounts. Ano yung target audience mo? You can motivate or educate, or you can teach whatever kind of, you know, inspirational thing, or it's just political. Kasi nakikita namin na yung mga Duterte supporters, Duterte, it's more on Duterte. Pero sa'yo, iba. Iba yung, kumbaga, wholesome yung dating mo sa sa viewers, sa mga supporters mo. So, sa akin, ang akin talagang target audience talaga is yung mga kabataan. Yun talaga. Kasi sa tingin ko, ito lang yung mensahe ko kapag maraming manonood nito in the long run. Sana i-share. Panoorin niyo po. Andiyan no, nag-hi si Sir Glenn Aguilar. Hello, Sir Glenn. Oh, Glenn, idol. Ayan, sa mga trusted natin yan. Si Taki Grace, good explanation, ma'am. Salamat po. Si Inday Amazon, sabi niya, helping each other lang yan. Tama. Ayan, si ma'am, Inday. Sa mga nanonood ngayon, please share this kasi this would be one thing that would help our children. Kasi normally, ang nangyayari kasi parang nag-aaway or inaaway isang side ang isang side. Ibig sabihin, isang supporter ni Duterte, inaaway ang sumusuporta sa kabila or mga kritiko. Yeah. And then, when I went to Twitter,
tinry ko lang pumunta sa Twitter kasi I have Twitter account but it's very inactive. When I went there, talagang nagte-trending ka kasi talagang ina-atake ka eh ng mga kritiko ni Tatay Digong doon. And then that's when yeah. I realized na talagang it's useless na makipag-away kasi puro bata. Talagang puro mm-hmm. bata. Ang pictures, puro K-pop. Tapos walang maayos na pangalan. Puro talaga Koreano yung gusto nila. So, mm-hmm. that was the time na naisip ko na, yeah, maybe, hindi ito masyadong trending sa mga supporters ni Tatay Digong kasi mm-hmm. anay, ang mas nagtitrending kasi, Sir Dag, sa totoo lang, yung may mga hate post, yung... Yeah, I know. And saka, alam mo, yung character mo as educator, I know, teacher ka, so profession mo yan. So, iba yung, sa tingin ko, hindi ka risk taker. Unlike sa mga different vloggers na tira dito, banat doon, uupakan yung isang vlogger para pag-usapan, pag-chismisan. Pero, for you to able to be a defender or supporters na kilala ka, maganda yung concept mo eh. Kumbaga, it's more on professional thing, hindi ka yung parang kalye, ganun. So, I like the way you support and you're being a, yun nga, educator, di ba? So, sige po, ano po yung, gusto niyo pa yun? Alam niyo po, napaka-opposite ng definition niyo sa akin kasi normally, ang sinasabi sa akin, matapang nga ako, maangas nga, kasi it's very straightforward. But then, I would agree with you. Tsaka yung pag-deliver mo ng yung mga post mo, yung mga, alam mo yun, hindi yung parang, alam mo yun, kasi alam naman natin pag mga Duterte supporters, medyo prangkahan niya, medyo yung iba, iba ang dating na, may mga katak talaga. Pero for you to able to defend, in a nice way na hindi ka ma-hate. Kasi I know, ayaw mo rin ng hate. Alam mo yun? Kasi nag-iisip ka eh. Di ba? You know what I mean? Like, they have a lot of different type of vloggers na napapanood natin. Pero iba, kakaiba yung concept mo. As an educator, syempre yung profession mo as a teacher. Kung mag-aayaw mong ma-implicate o sa'yo yung, o tumalbog sa'yo yung tingin ng tao sa'yo. Di ba? Which is good. Maganda yung concept mo. Sa akin po, ang sa akin talaga bilang sumusuporta sa bayan kasi hindi naman po ako fanatic. So sa akin, I am with Duterte kasi nakikita ko ang pagmamahal niya sa bayan natin talaga and nagtatrabaho siya talaga ng matino. Yan po yung punto doon, 'di ba? Sir Aguilar, Sir Glenn, nag-agree si Sir Glenn. And maliban po diyan, Sir Dags, sa akin kasi, as I've said, nakita ko yung mga kritiko talaga, usually mga kabataan. So, it's a misunderstanding na hindi nila nakilala masyado si Duterte, bakit natin hinahangaan. So, dun po ako talaga nag-focus ngayon sa education, which I said, hindi talaga siya magte-trending kasi more on mahabang post, more on friendly content, and hindi nga nagmumura. And I said, it's the personality din kasi I don't grow up na nagmumura. Although I understand Tatay Digong nagmumura siya, kaya nga, I don't agree with parents na bakit ganyan yung presidente nagmumura, baka maituro yan sa bago. Kasi it's our choice. Yeah. So ako, hindi po talaga ako ganun. But then I understand someone na talagang ganyan yung bibig niya. But then we see the content kasi ng isang tao. So in my own way, kasi hindi naman kasi kailangan na maging katulad ka ng iba. As what I've said from the very beginning, if you want to write something, you should know kung ano yung impact na gusto mong ibigay sa mga mababasa mo. So in my case, maybe, kasi ganito kasi yan, hindi nagre-react ang tao, maybe because it's not very important, or nagbabasa sila, hindi nila siya ni-share, maybe because it's irrelevant for now. Pero in the long run, kapag talagang nakita ng tao na, ay, ito, medyo informative to, i-share ko to, it will be shared. Kaya, hindi natin kailangan i-worry kung sino yung pwedeng mag-react, mag-share. Mag-like ng post, you focus on what you will
you will share sa, or contribute para sa hinaharap. Lalong-lalo na po yung pag-educate sa mga kabataan. Kasi alam niyo po, mauubos yung mga matatanda, mauubos tayo. So kapag inaaway natin yung mga kabataan ngayon, they will be the ones to educate the kids. So if they hate Duterte, so more... most probably, these kind of people na mag-educate ng mga anak nila, ayaw din yung ganyang Duterte. So, magiging baliktad yung education na tuloy. So, dapat simulan natin ngayon ang maayos na pagbibigay impormasyon. And facts lang dati talaga. We have... Yeah. If saka, we want political... oh, maganda yung... Yeah. Yes, yes. Saka maganda yeah. yung... Ano nga yung mensahe mo, yung content mo, ika nga. Saka yung... ang gusto ko rin sa'yo, galit ka sa mga biased media, mga yes. Mainstream media. Kaya the way you deliver na talagang aral, kumbaga yung mga nagre-research ka, talagang pinaghahandaan mo, even yung mga posting mo, kailangan presentable, ganun. Kasi I know, merong mga nakikita ka, napapansin kasi sa other vloggers na bakit ganito, bakit ganun. Pero alam mo yun, yung pagiging... original mo na pag-suporta kay Pangulong Duterte is talagang nandun na. So, question ko, ma'am. Yeah. Siyempre, yung mga BBS vloggers, may mga basher yan. Siyempre, yung mga kalaban. So, ano yung pinaka-worst na experience mo in social media na talagang pinatulan mo o talagang gusto mo nang... I know na yung patient mo in social media, gusto mo nang nisan mabadrip ka o murahin, pero natigilan mo eh. So, how you manage... your basher, yung mga anti-Duterte. No? Naku, malala po yung bashers po sa akin, malala. Kasi meron pa akong naalala yung time kay Dilima na nag-live ako. Yun, sobra. Okay. Pati yung live ko tungkol kay Vice President Leni Robredo. Ang dami nun. Kasi I had like hundreds of views with those live videos. Kasi ngayon, hindi na kasi masyadong uso na yung Facebook Live. Kaya, I'm not into it. But then, dati kasi, pag may mga issue talagang nagla-live ako. So, una, yung pinakamalala po talaga, share ko sa iyo, ha. It happened last year. Pinatulan mo talaga? Opo. Alam ko. It happened last year na nagkaroon ako ng talagang masusing at masugid na troll. And that troll went beyond the limits of trolling kasi meron ng mga libel na nasasabi, libelous na mga content sa comment. I said... Okay. Is it like personal? Pinapersonal ka ba? Ganito, ganyan? Ano ba una... harassment or... Bayad ka pa ni Duterte. Kasama ako sa paycheck nga sa mga binabayaran ng mga troll or tinatawag nilang keyboard warrior ni Tatay Digong. So, after that, nagkaroon, alam niyo po, I was involved in a case dahil sa trolling issue na yan. And buti na lang, kasi wala akong ginagawang masama, ako pa nga po yung biktima. So, the case was dismissed and you know, magagalit ka kasi imbis ako ang dapat magsampa ng kaso, ako pa ang sinampahan ng kaso. Yeah, totoo yan. But I did not find the case. That. Okay. Yes po. Because gusto nilabas mo sa post mo na malicious about kay Dilima, ganun ba? So, how do you justify? Did you file a court? Or, I mean, kumuha ka ba ng lawyer din to... No, I did not. Kasi ako ang sinakdal dito sa Taiwan eh. And dahil sa problemang trolling. So, feeling ng isang tao, siya yung pinagbibintangan na troll siya. Feeling lang niya. And then, ako yung isinakdal niya. Ibig sabihin, ako yung kinasuhan. So, I went there to defend myself kasi wala naman akong ginagawang masama talaga to anyone. So, ayun, talo ang kaso niya and I did not sue the person back. Hindi ko din siya binigyan ng anumang problema. I just let it slide kasi alam niyo po, nakakapagod yung mga ganyan na you put hate in your heart. Kasi ako nga po yung biktima and forever na alam ng tao
at ng mga kakilala dito na wala talaga akong ginagawang masama sa kanila. Isa pa, hindi po ako mahilig talaga sa mga chismis na gano'n. So, pangalawang grabbing bashing na nakuha ko is yung death threat. Kaya, there was a moment na... Oh, umabot sa point na may death threat. Opo, there was a moment na dinactivate ko tong Facebook ko kasi umabot talaga sa papatayin kita and puputulan kita ng ulo. Ganun talaga. It's on my messenger. Abi, no? Kaya hindi na ako nag-active sa messenger kasi ayoko makabasa na ng mga masasamang mga messages talaga. And next bashing na yung pinakakauman na sa comments na bobo ka, wala kang utak. But then, Roll, bayaran, at mga fanatic, mga, alam mo yun, yung mga typical na mga hating bashers, stalkers na mga ano na yan, mga yellow card. Fanatic kasi, yung mga ibang mga vloggers din talagang, kagaya ni Sir Glenn. We've been talking with Sir Glenn a couple of weeks na ganun din yung mga ano, kaya medyo naglailo rin siya. Alam mo yun, for siyempre meron siyang family for security. Ako rin, ganun din eh. Kinonsider ko yung mga ano, di ba? Yeah, kasi so... Inaano natin yung security natin. Alam mo yun, wala tayong bayad dito, hindi tayo inutuwa dito, hindi tayo scripted dito. You know what I mean? So, nalalagay sa alanganin din yung mga ano natin. Yes, and in addition po, last year, dahil nga po sa trolling na mga gano'n na parami ng parami, I decided to like unfriend all the friends na talagang una hindi ko kilala sa Facebook at kahit nakakilala ko na wala ng connection. So talagang in-unfriend ko para hindi ako ma-atake ng phishing kasi ilang ulit po akong na-attack ng phishing. So that's very dangerous kasi... Lahat naman kasi ng information, makikita mo na sa Facebook. So, instead na magkaroon ako ng problema, so in-unfriend ko na lang. That's it. And isa pa, hindi talaga ako mahilig talaga magmura at magalit. I'm not emotional on any post on social media. So, I don't think it's worth it. Kaya, sa tingin ko, tungkol sa sinabi niyo po kanina, no, na yung ibang mga vloggers talaga, like, they're very emotional. I respect that naman. Ang importante, hindi lang sila beyond the facts. Yun lang naman yung importante. Kahit magalit ka, magmura ka, okay lang yun kasi it's your person. It's your choice. Yeah, it's their personal vlog, right? Oh. They have their own content sa kanilang mga social media. Yeah, at pero fake news. Hindi po wrong ang information. Yun kasi yun. Kasi alam niyo po, alam naman ng tao na nanonood if factual at totoo yung mga sinasabi. Kaya ingat lang din. Kasi kahit na vlogger ka, YouTuber ka, sabi ni Sir Mike Abe, talagang you can be imprisoned, pwede kang parusahan kapag libelous na yung mga sinasabi mo. Naman. Yes, of course. Yeah. We have as a vlogger and influencer, and also educator, although we have like responsibility sa mga ginagawa natin, sa mga pinopost natin, lalo na ngayon, ang taas ng engagement ng mga social media influencers ngayon. So, minsan ginagamit nila yung kanilang kasikatan para atakihin ang mga kahit na sinong individual, character assassinations, and then at the same time, a lot of vloggers na kakilala ko na pinagkakakitaan nila. You know what I mean? Walang masama doon eh. Pero gumagawa sila ng mga issue, mga fake news, mga chismisan na sila rin nalalagay sa alanganin. Tags, pag walang ebidensya, nako, malalibel. Yeah, nga eh. So, ma'am, I know na medyo ano ka rin sa mga vloggers, no? Sa panahon natin ngayon, sino sa mga vloggers yung as in pina-follow mo? Ang pina-follow ko talaga na hindi ako sa vlogger. Doon ako sa talagang solid Duterte. So, yung pina-follow ko talaga na ano si Madam Badoy. Pina-follow ko yan talaga. Oh, si Badoy. Okay. Si Ma'am Lorraine Badoy. Kasi napaka-driven niya talaga para maiayos yung mga katutubo natin. You know, nakasaludo yan talaga. I hope people would like support her. I-search ko nga Lorraine Badoy tapos i-share natin. Lorraine Badoy. Yeah.
Share natin. Kasi kanina, share ko din yung so, video. Talagang mga elitista ang ano mo, ang elitista yung talagang mga sinofollow mo na inspired. No, nako, hindi po. Nako, ano ka ba? Hindi, elitista. Ikaw talaga ang baitista. Hindi kami, pang ano lang kami. Pang Drew Oliver lang. Alam mo yun? Mga ganun lang. Katawa. Okay, so, next po. Yeah. Yeah, kasi nag... pag ano pag kiniklik ko yung live natin, ayan, yan po yung sa link, yan po si Lorraine Badoy. Ayan. Tapos, pangalawa okay. po na pinafollow, kasi nagbabasa po kasi ako, so kaya yung mga ganun, binabasa ko talaga yung post. Tapos, ang kasunod po na talagang pinafollow ko is yung sa Mindavote. Yung sa Mindavote. Kasi, Mindavote. Oh, kasi sa Mindavote, kasi mag-iba siya. Noon pa din po yan talaga. Parang nag-iba na nga siya. I-check ko, ha? Parang Mindanao Daily Mirror. Hindi ko na kasi parang nag-change siya ng name. Kasi sa dami naman, ano? Pero yung priority lang. Kasi so, isa sa mga top of the list mo si Lorraine Badoy. And then si Mark, ano ba yan? Si Mark? So, Mindanao. Hindi ko maano, hindi ko na ano yung personality niya. Basta yung the blog lang na binabasa ko talaga kasi may content. Tapos top 3, ang pangatlo na, top 3 lang kasi ang dami naman, ano? Top 3, si Sir Spark Lauren. Kasi mahilig po kasi solid talaga to. Actually, yung grupo nyo na mga trusted ko talaga si Rio, mga kasabayan natin yan eh. Rio, Flory, Glenn Aguilar, composer, singer. Hindi naman friend ko yan. So kasi tinanong mo ako kung sino yung vlogger na pinafollow ko, di ba? Yeah. Oh, pero kasi si Sir Spark Florian, talagang iba yung world mundo noon, as in music. Pero like ikaw, yeah. Sir Glenn sa Sarado, iba naman. So I will mention this. Diba, Sir Glenn? Yeah. Nag-comment si Sir Glenn. Let me make it clear. Kasi sabi mo po, vlogger. So yung pinafollow ko talaga, na hindi ko friend ha, hindi ko talaga friend si Ma'am Badoy. No, we're not friends sa Facebook. Never. Uh-huh. And then, pangalawa po sa Mindavote, hindi ko nga siya kakilala eh. Alam ko yung mukha niya kasi nakita ko siya one time in interview ni Sir Banat. Pero, Si Sir, Banat ba? Si Byron Cristobal. Sila yung magkakasama minsan nagkakulap. No, I mean, doon sa mga nauna talaga ng mga original na mga supporters, defenders, educators like you. Si Sir Spark Lorin, Mr. Rio, kayo nagko-collab before eh. So very active yung inyong chatting, conversation, and sa mga videos na ginagawa ninyo, di ba? May mga music video, Sir Glenn Aguilar. Yung talagang, isa talaga sa mga nasa listahan ko talaga kayo. After that. So, pangatlo, si Sir Spark Lorin, kasi iba yung mundo niya talaga, and mahirap po siya mahanap. Mm. So, nakikita mo lang siya talaga sa page niya. Talaga. So, gusto ko po yung musika niya, yun lang. Yung music niya talaga na napakaganda sa mga kabataan at sa bayan natin. So, tatlo lang. Mm-hmm. Yun lang. And then, yung sa friends talaga na solid talaga. Siyempre, ikaw, Sir Dags, na nagkita na tayo sa Toronto, Canada. Yeah. Sir Glenn Aguilar. 2018. Remember na meron ang Ginoong Festival. May patawa na funny video ngayon bago. Talagang nilalike ko yan kasi nakakatuwa. And then, sa Sarado Gatchalian na napaka matalino. And then, of course, well, Sir Neil. Actually, Sarado Gatchalian, isa sa mga talagang leader, president ng DDS Australia na hindi na-involve sa mga katiwalian. Yes, I agree po. Medyo nawala man siya ng konti. Actually, gusto nga siyang interview siya matagal na. Kaso medyo mahiyain siya sa ano. Medyo na-involve siya sa mga paggawa ng mga ano ngayon eh. Ng mga tula ngayon. Mm-hmm. Yeah, so si Sir Neil de Mesa, director, kasi they are friends on Facebook.
And then sina, okay. Syempre si Darwin Cañete, si Sir Mark Lopez, diba? Tapos si Sir Banat na nasa Facebook natin, si Binibining Maharlika. Kasi they are within the circle na. So parang, syempre, hindi mo na kailangang i-follow kasi friend mo na eh. Nakikita mo na lagi yung posts nila. O, sino pa? Ang dami nating yeah. friends na talagang solid Duterte eh. Sino pa? Hindi ko na ma-Dilar, si Banat. Kasi, si Ma'am Janet ng ano ng Hong Kong. Ayan. Solid yan. Janet Lopez, si Beshi ng ano Hong Kong. Ah, siguro yeah. friends ko before, hindi ko na maano ngayon, hindi ko na friend niya kasi very active siya sa yeah, sa mga sa community. Yeah. So yun, so yung mga mga solid talaga, friends na ang tingin natin doon. Hindi na yung pina-follow mm-hmm. ng brother. Yeah. Oh, tsaka nagkakilala lang talaga sa social media. Oo. Yeah. Although I'm lucky na na-meet kita 2018 August yon. So yung yes. Ma'am, ano yung advice mo? Kasi I know na mayroong mga differences, mga different style branding yung mga vloggers. Minsan ayaw natin yung sinasabi nila, ayaw natin yung mga posting nila. So ano yung ano mo, yung suggestions or idea na we could mag-isa lang tayo ng, although isa lang yung ating sinusuportahan, paano magtutugma yung ating mga gustong ano, mga sinasabi? Kailangan ba iisa tayo ng mga style? I mean, yung content natin, kailangan ganito. Kasi merong iba na pumapatol sa issue na hindi naman kapatol-patol yung mga issue. So, for you to able to be as an educator, paano natin magagawa yun, ma'am? Sa tingin ko, hindi naman kailangan parehas lahat because we have our intellectual being. We have our individuality, ang tawag dyan, your uniqueness. Yeah. Pero, ang pinaka-focus sa post, kung maaari, lalo na kapag political nga po, is dapat factual. Yun lang. That's the main thing there. Hindi pwedeng magsusuporta ka ng politika and then you go beyond the facts. Kasi yun na yung problema. So, like ako, halimbawa, pag friend mo talaga, tulad ni Sir Dags, kapag medyo sa tingin ko, nagdi-disagree. I know something na meron. Yeah. Disagree ako. Or... Oh. Yan, oo. So, kasi we're friend naman tayo. So, kapag meron tayong hindi na intindihan sa post, pwede natin, kung sakaling akala natin na parang hindi to masyadong accurate, you can send the message na, uy, brother or sis, ganyan yung post mo, parang hindi yata masyadong pwede yatang ganito, merong ganitong article na nagsasabi. We can support by that. Hindi mo, through a private message, hindi pwede yung parang nakikipag-debate. So, yeah, dito nga natin, dapat siguro, it's about time na yung mga pag-support natin, yung sinasabi mo na yung mga kailangan facts, kailangan ganito. So, how would that be possible to happen naman? Like, kailangan ba natin mag-usap-usap? Kailangan ba na, ano, kasi it is possible kasi we're not like communicating each other every now and then, di po ba? So, kailangan ba na ano na to? Pagsamahin na natin ang lahat ng mga, lalo na ngayon, malapit na yung campaigns, di ba? So, alam mo yun. So, paano mangyayari na mag-iisa tayo ng landas, tinatahak na subject, especially sa mag-depend kay Pangulong Duterte sa mga different issues? Sa tingin ko po, hindi na kailangan nating ipilit na magsama-sama kasi by the time na tatakbo si Sara Duterte, bigla na lang magkakaisa bawat vloggers. Really, we're like that na kapag walang kaaway, parang naghahanap ng away, ano? Tapos, pag may isang punto na dapat i-defend, bawat post ng vloggers talaga pare-pareho. So, sa tingin ko, yung mga supporters ni Tatay Digong kasi totoo eh, and hindi bayad. So, the differences would prove everyone na nagbabasa na talagang hindi ka bayad, na hindi ka troll. Mm-hmm. Kasi kapag parang copy-pasted yung content, dapat magtaka na noon bakit parang parehos yung sinasabi nila, 'di ba? Nakakapagtaka 'yun. Sa unity naman, I think it's on our choice kung sino yung gusto natin. So siguro sa 2022, I have been very vocal talaga pati sa Sir Glenn na si Sara talaga sana tumakbo ka dai Sara kasi syempre maganda din kung meron ng legacy and
si Inday Sara, napaka-humble at yung parang nanay talaga, napaka-motherly niya sa mga tao. Mm-hmm. And syempre, matapang, 'di ba? So 'yan yung gusto what natin. If, what if hindi tumakbo si Mayor Inday? Sino yung gusto mo? Po? What if hindi tumakbo si Mayor Inday? What if hindi tumakbo? Tatakbo yan. Diba? Pipilitin so, magiging very vocal ka sa social media. Sa mga support, right? We're gonna do a clamor. Kaya nga po, ngayon, if you would join, diba si Sir Glenn, post ako ng post ng Run Sara yeah. Run. Yun nga, isang picture na yun, umabot ng ilang likes yun, mga 300 something. So, ibig sabihin, marami ang... Very, ano na ngayon, ha? Si Sir Glenn, may ginawang music video. Yes. Directed by Sir Daniel De Mesa. Yes, gusto kong iparinig dito, kaso ayaw ni ano, Sir Glenn mag-guest din. Yung lipad-dilipad na ang ano, agila. Busy si Sir Glenn, busy. So, ako nga po, ilang ulit na akong nag-guest sa inyo, kaya nga medyo nahihiya na ako, no? So, thank you for like having me again. Hindi, okay lang. It's an honor. Thanks tsaka so maganda rin na nakikilala talaga yung mga real supporters, vloggers talaga. Yun natawa ang, sa Sir ang gusto kong ano. Kasi, meron mga ibang mga vloggers na sikat lang sila pero walang laman, eh. You know what I mean? Maingay lang sila, pero yung mga naunang mga vloggers na, alam mo yun, nakita na natin yung kanilang intention. Mm-hmm. Sikat lang sila, pero walang laman. Yung puso, wala dun eh. It's more mm-hmm. on, ano lang sila, popularity. But yung credibility, integrity, nasa inyo yun. Yun wow, yung, thank yung you yung gusto kong ipakita sa mga, talagang mga supporters po eh. Oh, kaya nga po, sabi ko, yeah. It's, we are working behind the social media na talagang on the ground po yung ginagawa natin suporta kay Tatay Digong, ano? Kaya keep on posting lang po, Sir Dabs. And yung mga, in terms of trending kasi, we are on social media. And this is how we know the quality of the viewers and users of Facebook sa Filipino. Sana naman, mag-improve naman po tayo ng konti. Like, we look for content na hindi lang puro yung, like, hate speech, mga mura. Kailangan na natin ng floor director. Kailangan natin si ano. Dahil saka maganda yung mga advice mo. Kasi we know na yung mga ano yung mga supporters, natututo tayo eh. We get them from each other. Nagbibigay ng advice, like Sir Glenn. Diba? Meron sa mga some ideas na accept natin, which is good, diba? It means na they're trying to help us kung ano yung magiging talagang tayo or kasi for me as a vlogger hindi naman ano ako yung tipong I'm pretending na ganito ganon basta kung ano yung mga ano content kung ano yung gusto ko na topic or discuss minsan sa political minsan personal inspiration minsan ganon doon lang umiikot yung pag-vlog so ma'am ano yung ano ninyo last question before tayo kasi I know yung Taiwan ngayon ha medyo tumaas po yung bilang ng COVID. Ha? Nagtaka rin ako kasi before, as in zero kayo eh. Kayo lang yata sa Asian countries ang walang lockdown and nag-face mask. Man, bakit bumulus ngayon? I know, ikaw yung isa sa mga tumutulong at kumukonekta rin. You have connection as well sa mga ibang mga guys kaysa Bongo na lumalapit ka. Ikaw yung parang nagiging ano dyan eh, ambassador. Wala tayong ano dyan na embahada. Kayo yung nagda-direct sa mga Filipino ano diyan especially Taiwan maraming ano diyan ha mga factory workers OFW so bakit po lumobo bigla yung bilang ng mga COVID cases una nagpapasalamat po ako kay Sir Glenn isa yan sa ano sumagot sa mga inquiries ko and si Sir Mike Abe from Sukatan. Oh, si Sir Mike. Si Sir Leo Palo na communication team ni Senator Bongo. And talagang si, kasi tawag ko kay Kuya Bato is Kuya Bato. But his, of course, Senator Sir Kuya Rosa na talagang nag-reply po sa akin talaga. Napakabait. Sila po oh, saka yung mga yan, ano yan, parang silent. Ano yan eh, talagang tumutulong sila ng off-camera. Yun ang maganda sa mga ano nito eh, mga sila General Bato, sa Bongo, tumutulong sila ng palihim. Alam yun, talagang kumukonek sila sa mga OFW. Kagaya nyo, ikaw yung ano dyan, ikaw yung parang
magiging ambassador dyan sa Taiwan na i-connect mo, especially ngayon yung COVID-19 dyan na lumala. Yeah. Bakit lumala? At sino yung, gano'ng karami po yung mga kababayan natin na positive? Okay. Taiwan po. Like, I'll grab this opportunity kasi baka mapanood ng mga kababayan natin, ano, at malaman nila na talaga may ginagawa yung government natin. So, again, thank you, Sir Mike Abe, SMNI News, si Senator Bonggo, si Senator Ronald De La Rosa, si Ma'am Gracia, si Sir Glenn Aguilar, of course, and Sir Dags for this chance na magpasalamat sa kanila kasi sila po ang nag-coordinate sa akin and connect to my call. Talagang i-guide yung mga kababayan natin na masigurado na talagang magiging safe sila sa quarantine nila. With regards to bakit lumobo, honestly po, mula pa nung last year hanggang May 16, talagang normal ang buhay dito. Sabi nyo nga po, walang lockdown. Until now, wala po kaming lockdown. Pero nag-volunteer po kami na mag-stay at home. Naka-ano lang po kami, naka-alert level 3, sinabihan lang kami na kung pwede mag-stay at home. And we abide naman po na we stay at home. So wala pang lockdown hanggang ngayon. And lumobo siya kasi na hindi na action na ng maayos at hindi naghanda ng masagaran or agad-agad yung government dito. Yan yung masasabi ko. Kasi wala silang preventive measure. Ako baga sa kwan, nagpaka-kampante yung Taiwan government na hindi magkakakulit kasi lapit lang ng China. So, doon sa cases ng mga Pilipino na nagka-COVID, doon lang ba mga Pilipino, sino yung mga unang nagkaroon ng cases? Sa totoo lang, maraming naman kasi patuloy kasi yung flights dito. So, there's always imported cases. Pero, dumami yung local transmission hanggang sa mula nung June 4, doon na pabalita lahat-lahat worldwide na na marami ng mga June 4, that was like 2 days ago, di po ba? 3 days ago. Yeah. Na umabot na po ng hanggang ngayon mga 100 plus na po na Filipino na mayroong coronavirus. And bakit siya ganun kabilis na dumami? Kasi syempre isang dorm sila. So in a dorm siguro mga pinaka-minimum 500 katao and pinaka-maximum mga 1,000 plus. So, ang dami nun. Kapag may isa doon, most probably, talagang silang lahat magkakaroon. Exactly. So, ganyan siya ka, ano, ganyan po ka delikado talaga ang coronavirus. So, doon mismo sa dorm ng mga kababayan natin na nag-work sa factory, doon mismo nag-start and nag-spread yung COVID. It's one of the source na dumami sa kanila, sa kanilang mga Pilipino sa isang dorm na yon. But pinaka-source talaga, it's within the vicinity of Taiwan, like sa Hsinchu, na talaga marami na nagkaroon ng local transmission. Ang Hsinchu po ay nasa medyo northern part pa ng Taiwan. And then Taoyuan, ang Taoyuan po ay hotspot na po yan kasi nandyan po yung international airport namin. But ang pinakapunot dulo na hindi na po na-control talaga yung spread is it started with no hotel. It's a quarantine hotel dito na lumuwag yung quarantine nila na rules. So pinagbayad lang and after that nagkaroon na ng spread locally. So it was like one of the spreader. At saka sabi mo nga yung mga international flights is tuloy pa rin and then walang lockdown since June 4, right? So doon nga talagang medyo nagpaka-kampante at ito nga dumami na. Ano ngayon ang ginagawa ng Taiwan government sa mga kababayan natin? Free ba sila? Ano ba to? Quarantine for maybe like 2 weeks and then go back home or ano ba yung mga naka program para sa kanila? And okay. I know meron ka rin binibigay, meron kayong mga GC, I know na merong ginagawa ka ng mga hakbang para bigyan ng pagkain or ano yung next step for us na mga OSW? Pauwi ba sila? Kasi I know, nag-positive yung iba. So, anong balita dyan? Sa mga serious po talaga na kailangan ng hospitalization, nandun po sila sa hospital, pinapagaling, and they're given the
health service na kailangan po nila. In fact, kahapon lang, nakausap ko po ang isa sa mga seryoso talaga na COVID-19 patient. And umiiyak po siya kasi nagkaroon ng fake news na patay na siya kahit buhay na buhay pa po siya. So, yun nga, sabi ko. Oh, na-interview mo ba yung live? Or hindi ko pa nakakita yung mo. Ano to, live interview or is this recorded video? No, we video? Had Zoom meeting lang po kasi ayokong magkaroon. I mean, public to kasi it's more on like, we're just concerning about their privacy. Kasi, privacy, yes. Alam mo naman, pagka nalaman, oh, COVID yan, pandirihan. Alam mo, yes, something like that. So, nandun naman yung conversation namin sa symptoms niya kasi importante yon para matulungan na okay. Kapatid natin sa symptom. But she's hidden, walang picture, and yung first name lang niya or nickname lang niya yung ginamit ko. Yun lang. Mm-mm. And then, gusto lang niya malaman ng lahat na buhay pa siya kasi ayaw niya mawala ng pag-asa yung mga ibang nag-coronavirus dito na yun yung mangyari nila sa kanila, mamamatay na hindi naman. And based on her experience, binibigyan naman po siya ng maayos na kalinga dito sa hospital. So, another one, yung mga asymptomatic but positive, they're given good quarantine facility na po. Noong una, hindi masyadong maganda, but then na-transfer na po sila sa one room and one bathroom, kumbaga. And then next, yung pagkain nila, hindi yun free, binabayaran nila, but it's okay for them kasi meron naman silang sahod kahit naka-quarantine. And then yung mga contact, yes, yung mga contact na contact ng mga positibo, kina-quarantine na din para for sure na hindi sila magkasakit. Yeah, so after ng quarantine period, kapag okay lahat, back to work po sila, hindi sila papapauwi. Oh, that's good. That's good. At least tuloy-tuloy pa rin yung kanilang contract talaga. Yun ang importante. Tsaka, siyempre, yung pagka nagaroon niya ng mga serious cases, ng mga positive talaga sila, alam mo yun, yung mahalaga sa kanila yung ano, yung privacy. Diba? Kasi once na ganito, malaman na ganito, alam mo yun, nakakadagdag na ano yan, naka-stress or anxiety sa mga nakakasama nila. So, ayun, meron ka bang gusto idagdag? Saan ba yung, ano yung mga magiging project mo? I know, very, ano ka eh, sa mga social media accounts mo talagang active na active ka. I know your full-time job, you have a hands-on mom, and I know you're nasa public ka, pero it's more on privacy pa rin yung kinukonsider, especially pag na-involve na yung family mo. Ano yung message mo? Saan ka namin maabangan? Ano yung mga, may concert ka ba? Or ano ba? May collaboration ka ba with Sir Glenn? Pwede mag-concert sana, no? Kasi yan lang yung hindi ko pa nagawa. Yung talagang kakanta on stage. But then, una, siguro... But you do host, ha? You do host. I watch your some videos you hosting. Because I'm a professional host po, event host. So that's my profession other than teaching. So I'm hosting. And for now, wala mo nang hosting kasi coronavirus dito, diba? So since last year, ang daming events na na-cancel. Yeah. But kung gusto nilang malaman yung mga nagawa kong mga movies and iba pang mga TV guestings, they can go to this YouTube channel. Hindi na siya masyadong active. Of course. Promote na yung YouTube channel. Meron akong Kumu Live. Kumu Live. Ipapaste ko na lang. Ayan, ipapaste ko na lang po. Yes, ako, i-click naman. Tapos follow niyo to. She's my good friend of mine from Taiwan. Duterte supporters. Totoong ano to. Supporters to. Hindi bayaran. Kung gusto niyo na medyo educated at medyo wholesome ang dating, follow niyo yan. Panoorin niyo yung kanyang mga TikTok. No, not my TikTok. Huh? Not the TikTok. No, I mean yung mga ibang mga ano mo ba? Social media ano mo? Ikaw talaga, YouTube. Sir. YouTube, ano yung YouTube channel mo? Yes, sir. Sige, unahin ko muna yung sa YouTube kasi importante yun. Because there's like education na mga educational videos doon and mga interviews na. I think it's good to know na makita ninyo yung mga ginagawa natin, no? And then, pangalawa po, ang masasabi ko lang, kasi nag-iba po yung algorithm ng Facebook. I had this interview with a very good friend, Sister Alvin Veroy.
Si Alvin Veroy po ay isang napaka-solid Duterte supporter. He's from America. Bumalik lang siya sa Pilipinas talaga to support the government. Yun. And so with the algorithm, para po hindi tayo maging spam sa Facebook, ang gagawin po natin ay baguhin yung manner of posting. So halimbawa, kung talagang galit ka lagi, gawin mo mas entertain yung post mo. And then, maganda na you would be open for other posts or other contents. Halimbawa, mga yung hindi mo masyadong pinopost dati or tinitingnan dati, yun mo, yun yung isyo. Like mga science fiction or mga discoveries, mga ganung bagay, yung kakaiba, just to change the algorithm. Kasi if you don't do that, you might be trapped sa spam na or spam na user. Ibig sabihin, you can post pero hindi nakikita ng mga tao or users yung post mo. Nagiging ghost. Na-experience ko yan. Actually, every time na magpo-post ako about like mga sa mga politics and yung mga sa mga features na ano, alam mo yun, parang wala eh. Parang exactly the points. Pero sa akin kasi as a vlogger, hindi ko alam mo yun, kung hindi ko siya parang tipong kahit na ano na viral, basta masabi ko lang. Pero tama yung sinabi mo kasi nangyayari talaga yun na nagkakaroon talaga or na-recognize or na-red stocking talaga yung mga Duterte supporters. Mm-hmm. Or as supporters, kailangan malaman din natin ng iba to. Diba? Kaya maganda rin yung mga content na ginagawa mo eh. Nagre-research ka talaga and then nag-interview, you have some interviews sa mga retired resources like Sir Alvin na resource person na tinuturo kung paano natin, you know, ma-avoid itong mga ganitong klase mga algorithm ng mga. Yeah, so yun nga, to continue Sir Doug, very informative to. Oh, maganda to. Pian kita sa algorithm before we go kasi maganda tong buhin natin yung manner of posting natin. And isa sa pinakaayaw na ng Facebook kasi yung political posts. Yun talaga. Exactly. So, kaya kung maaari, hindi masyadong negative style kasi nag-increase na po yung AI ng or robot na nagsuscore ng mga posts natin. So, alam na alam nila. Yeah. Like, pag naka-flag ka na political ka talaga, base sa mga dati mong posts, so you would be invisible. So, sayang din yung sinishare mo. And this would really matter next year sa 2022 election kasi kahit na Ma'am, maganda pang usapan yan. Kung ano yung magiging ano natin, kung ano yung magiging pag-suporta natin through social media. Kasi ngayon, pandemic, di ba? Yeah. Sabi ni Sir Glenn, talaga mag-exist talaga na kasi it's more on virtual talaga yung mga campaign, yung mga pag-suporta natin. Alam mo, kaya mahalagang malaman. So, ma'am, may tanong na ako kahabol lang dito sa algorithm na sinasabi mo. It's just sa Facebook lang. Kasi mayroon mga vloggers na they can twist po, naman sa mga YouTube nila. Okay? So they can Actually, sa YouTube, hindi masyado kasi mahirap kasi basahin ang video. But when we talk about picture, hindi naman ganun ka-develop pa ang AI, ano, artificial intelligence, na pati video, lahat content na babasa niya. But yung mga pictures and mga words niyo po na pinopost, kahit na dinelete mo yan, nababasa na yan sa ng mga AI na social media. So that includes TikTok, Facebook, Instagram. Talagang as in namomonitor na talaga sa TikTok. As in may konting violation like some religious. Kasi yun ang medyo concept ko is religious politics. So nasususpend ka, alam mo yun, mag-post ka lang ng konti. Talagang within 3 o pinaka-worst, 1 week kang hindi makapag-post. Sa mga binanatan mo ng mga, alam mo yun, like I was remember na merong isang priest na pinosa ko doon, talagang against the community. So yun ang kinakatakot. Kaya meron ako mga ibang mga vloggers na ang ginagawa talaga nila, they do Facebook live and at the same time, YouTube live sila, live stream. Kaya para isang batsyada na lang, hindi nasasayang yung kanilang content, yung gusto yung banat nila, ganun. That's good. At least, ma'am, yung video. So, I think that would be one thing na makakatulong po sa inyo. And it would be nice na... Kasi ginawa ko na rin yan before eh. I do Facebook Live and then YouTube live stream.
Kasi at least meron naman ako ng more than 1,000 subscribers sa YouTube. So you can do live stream. Para isang salitaan na lang. Kasi before talagang nag-upload ka pa, editing, so wala lang time. Meron kang sumbanatan na ano, ganito, ganun. Kasi talagang, ano eh, diba? Pero ma'am, maganda yung mga sinabi nyo tungkol sa mga, ano, sa Facebook, kung paano natin ma-avoid dyan. At saka the way you deliver ng mga message mo, talagang matututo kami. Shadow ban. Sa mandating nito. Yeah. Meron ako share na link, itong FB Shadow Ban. That's my interview through Zoom Meet kay Sir Alvin Veroy. You guys can watch it. Nasa link ng live na to. Kasi importante malaman yan talaga ng mga kababayan natin. Kasi even if hindi ka blogger, but you support someone, pag pinost mo and you want to convince someone to vote for that person, useless kasi hindi nakakita. So you should like alter the way you post, baguhin mo yung posting mo. Paturo ka kay Sir Glenn Aguilar, magaling siya ngayon, may tutorial na siya. So yun, mga mabisa niyan to change the algorithm, really. And yung funny thing kasi, kapag you are into like something funny, na nakakawala ng stress, and at the same time, you would like educate someone to something na pwede mong ipunto sa jokes mo. So I think it's very effective. Yeah. At saka, ma'am, nakita ko rin dito, isa sa mga magiging effective talaga, dapat magsama-sama na eh. Alam mo yon, we can do a lot of collaboration as well. Like what we did sa mga different groups na merong mga Zoom. Lahat ng mga leaders, volunteers, na nag-uusap via Zoom. And then at the same time, we could share sa mga pages, sa account nila o sa mga different pages na, alam mo yon, may kanya-kanya tayong ano, may mga slot, may time tayo na tayo-tayo ng mga supporters is nag-uusap through a Zoom meeting. And then we could share sa mga pages account. Mas maganda yon eh, mas effective. Kumbaga, mas magiging solid. Like for example, we have like issues kung ano yung dapat. Kagaya sa West Philippine Sea. So, magbibigay tayo ng iba-ibang mga opinion natin, di ba? Meron pa ako hindi na-mention na talagang ano, importante din sa akin yung mga posts niya. Si Sir Orion, na na-meet ko dito sa Taiwan twice. Napakabait at napaka-insulted. Sir Orion. And we're friends. So, we normally like send messages to each other. Ang nais ko lang sana, kung magkaisa man, sana we push federalism. And sa mga Zoom meet, kasi yeah, medyo nagiging ano na eh, nagiging parang natulog yung issue about federalism. Kasi talagang very active siya sa mga, ano yung very vocal sa federalism. Pero ngayon, na ilang ayaw months na lang si President. Ano yung nakita mo na ano dito? Mahirap kasi pag-isahin yung mga supporters. Kasi marami yung talagang solid. Marami yung nasa ibang bansa at may ginagawa. Okay. So like, hindi lahat ng tao makakapagbigay ng ano. But anyways, we can like, we don't know. Sa 2022, we might be like united for one reason. Para tumakbo si Inday Sara, di ba Sir Glenn? Tama. Nanonood pa kaya si Sir Glenn? Yun. Next time, igagas na may ano yan, free mini concert dito si Sir Glenn. Yeah, sa atin yung solo single yun ano. I-share natin sa tunay na makabayan na page, di ba? Yes. Yeah. So, yeah, anything, meron ka bang gustong pahabol, message sa lahat ng mga vloggers, sa mga gustong mag-vlog, kung paano magiging effective sila sa pag-vlog. Alam mo yun, kasi yung branding mo as a educator, talagang very effective sa mga viewers mo. Although yung iba kasi talaga medyo parang boring ang dating. Alam, merong mga vloggers na merong different variety. Diba? Pero yung sa'yo, magaling ah. Talagang na-educate talaga at facts talaga. Nagre-research ka talaga. Yeah, salamat Sir Doug. I think aside from ano, according to Sir Alvin Veroy talaga, siguro mas maganda na gawin ng mga tao na magsusuporta kay Tatay Digong or kung sino man, video. Mag-post ka ng video. Kasi yung video nga, mahirap nga basahin yon ng AI, ano? And then, of course, aside from facts and content, dapat pleasing din. Maayos, maliwanag yung video mo, may kalidad, para talagang tutukan ng viewers. Siguro isa yung suggestion siguro na maiisip ko. Kasi, ngayon kasi nagsusulat lang ako eh. So, hindi masyado ako na sa video.
Hindi na nga po ako nagla-live ngayon na lang. Nag-usap tayo na hindi ako masyado nagla-live talaga. Last week, I think I went live somehow. Para lang ilinaw yung issue sa Taiwan, but that's it. And maliban sa kalidad ng video, at maayos na, syempre mag-ayos din na, no, yung vlogger. Yeah, presentable, yung tipong medyo professional ng dating. Yeah. And siguro, Pogi points or attractive sa mag-ibig. Para you can get the attention of your listeners na, ay, ito, meron talagang pinaglalaban to, di ba? Yung talagang galing sa yun lang. I think those three things makakatulong na yun. Yeah. So, yan, saka namin aabangan kasi medyo lalo ka na sa ano, sa Facebook, magiging active sa YouTube channel mo to defend our President Duterte o sa other mga ano mo content mo. Sa tingin ko, hindi kasi ako masyado, 'di ba, political sa posts mo. Yeah. Facebook. Maliban na lang. Often na sumasagot ka rin, like mga gusto mong issues. Oh, like, kapag talagang kailangan siya. Yung mga ibang mga ano, mga vloggers kasi kung merong ano viral ganun, sinasabayan nila yan eh. So, alam mo yun, for views, alam mo yun, sumasabay sila. Honestly, yeah. Sir, that is good kasi merong magtatanggol. Pero minsan kasi pag maliit na issue, hindi ko kasi talaga pinapansin. Kasi siguro, marami din akong nais isulat, hindi lang gano'n na bagay. But then, I think sa sinabi nyo po na kailangan yung mga vloggers na maging effective, siguro ano lang, hindi masyadong negative kasi talagang ang iniisip natin dito yung algorithm sa Facebook. Kasi para ano pa't nagpo-post ka, hindi nakikita, useless din yun. So yun nga, exactly. Alter the way you write or alter the way you say something, yung picture mo. Pwedeng irrelevant, picture ba ni, yung mga, sino ba yung famous ngayon? Halimbawa, sino ba yung famous sa Pilipinas? Liza, kumbaga, sino ba? Ivana? Hindi ko kilala. Ivana? Oh, halimbawa, picture ni Ivana, pero yung content pala is tungkol kay Ran Sara Ran, di ba? Pwede mga ganun. Yeah. Na... Kasi may mga content talaga na, especially ngayon, ang in-na-in ngayon, yung mga YouTuber. Kasi, meron din ako mga kaibigan na YouTuber. Kumbaga, tina-twist nila eh. Alam mo yun, they're not political. They're not like motivator. Just do fun. May mga challenge, kabig challenge. Alam mo yun, mahulihan ng ganito. Doon sila nag-click. And then, yung views kasi ang focus nila. Tsaka yung business yan eh. Diba? So, mayroong mga challenge yan. Kaya nga, minsan, tinuturo ko rin yung mga ibang mga gusto mag-YouTuber. So, you have to twist your, huwag kayo ng ano, kasi sa mga, ano, sa mga supporters, merong talagang mga tatak yan. Pero as a YouTuber, alam mo yun, kung talagang gusto mo lang kumita, sumikat, manggaya ka na lang. Gayahin mo na lang yung mga challenge. Kasi yun ang in eh. Nako, mahirap yun. Kasi it's your personal. Lubi challenge. Diba? Nasa tao yan eh. Kasi kung gusto niya ng funding, gusto niya. Pero kasi yung sabi mo for election, talagang dapat hindi talaga very political. Kasi hindi nakakatulong sa gusto mong gusto mong iboto na politiko. So, this is just a suggestion kapag hopefully you want to be a political blogger, you can like write something different in a different way and you don't have to be very negative about it. You just have to express why do you like that person and then add some humor para naman hindi ma-block agad ni Facebook. Kasi ang algorithm talaga, stricto ang robot kaysa sa tao. We thought na okay lang. Pero yung robot kasi, ang scoring niya iba. So, you will be spammed. Sayang din. Sayang yung effort. Exactly. Yeah. And pwede na natin mapakita yung ating pag-support sa bayan, sa mga kandidato na gusto natin. In a way na hindi rin naman. Tama yung mga, yung mga sinabi mo na you can support naman sa mga ibang mga politician na hindi ka nagiging negative. Yeah. Or hindi nagiging offensive or alam mo yun, yung nakakasakit ka ng mga kalooban. Kabataan, lalo na yung kabataan. Exactly, kabataan. Tsaka yun yung focus mo talaga. Nakilala ka as educators, yung content mo sa YouTube mo, sa mga social media mo. At the same time, kilala ka rin na
Duterte defenders. Which is Hindi ko alam na kilala ko. Sige. Hindi, doon ka, nag-boom yung ano mo eh. Yung pangalan mo talaga doon sa teacher na binanatan mo. Alam mo yun? Talagang tumaas yung mileage mo. Hindi naman po. Nakita nila na talagang may facts yung sinabi ko na mga kaya nga eh, medyo manumanay din ang dating at saka yung mga yun nga, isa license diba? Gusto mong patanggalan ng license Hindi lang din yun lang ang ginawa ko, ano, I really sent a message sa DepEd and you know what, there one time I had the chance to really ask Secretary Briones nasa ano ko, YouTube ko. And alam niyo po, sa totoo lang, yun nga, maganda yung meron tayong pinaglalaban, but we speak of something that has basis, yung may ebidensya, yun lang yun. So, siguro, naging malaking leksyon na yun sa teacher na yun, na hindi pala dahil social media at may free speech, pwede na nating gawing babuyin kung sino mang tao, no? Kasi, alam niyo po, our freedom ends when we hurt someone. O, talaga, hindi din tayo magiging masaya. Alam mo yung, yun nga, maraming followers ka, maraming parang nagpapit sa'yo, kasi napaka-hateful ng speech mo sa ibang tao. Pero, pagtulog mo, hindi ka masaya kasi parang ang sakit-sakit ng mga salitang binatawan mo. And, exactly. Ako, ma'am, medyo ramdam ko yung mga... Yan sa iyo. Really. Saka meron po talaga ng mga vloggers na kinakaril nila yung pangbabahas, character assassination, chismisan dito, chismisan doon. Kasi para panoorin yung mga YouTube channel at kumita. So alam mo yun, yung idea mo na ganun, na very nakakamangha. Alam mo yun? Kasi, di ba, hindi mahalaga sa'yo yung popularity ka or ganito ganun. Yung pakikipagkapwa at yung respeto. Tama yan, maganda po yun. Dito nga natin makikita kung ano, yung mga totoong supporters. I know si Presidente Duterte, real talk, prangka, magang harsh ang dating, pero sa mga supporters niya, nakikilala natin, na nag-iisip, you know what I mean? They try to twist na yung mga negative issues para sa ibang mga yellow tiles, yung mga dilawan. O bakit ganyan yung mga, ano ninyo, sinusuportahan ninyo, di ba? So, for us to be able as you na educator na ipapakita mo through pag-support. So maganda po 'yon. Kakaiba ka nga sa mga ano, yung mga ibang mga vloggers na nakikita natin dito. Salamat po. So, Opo. Yun yung maganda sa words or ano po. Tatay dito, meron tayong individuality, meron tayong talagang uniqueness at originality. So, ibig sabihin, hindi po tayo ba yan? Yun lang yan. Yes. At saka, minsan nakikita ko na sa'yo, pansin ko na sa'yo, nag-observe ka sa mga sinasabi ni President Duterte. If there's something like na hindi mo nagustuhan, like sa emotional, so sinasabi mo rin sa social media mo na hindi dapat ilagay yung, naratandaan ko sa'yo yung ano, yung lusubin natin China, hindi yung emotion ang dapat na inaano natin, sinasabi natin. It doesn't matter kung president. Maganda rin yun eh. Maganda yung sinabi. So, solution muna bago emotion. Yeah. It should be like exactly. That. It should be mind over heart. Actually po, in the Bible, yung sinasabing heart sa Bible, it's about our mind. Diba? It says in the Bible na protect your heart. Ang ibig sabihin nun, your mind. And paano mo ma-protect your mind mo to feed it with the Word of God. So, dapat tama yung nilalagay mo sa isip mo. And sino yun? It's Jesus, diba? So, if you value talaga your faith, I don't think you would promote hate and war. It should be peace and love. Diba? Si Sir Glenn, hindi na nag-react. Umalis na yun. Next time, may concert ka ba dyan? Yeah. Tsaka nga si President Duterte, nasasabi niya rin siguro yun, yung mga ganun, dahil na rin sa, alam mo yun, nagiging ganun yung emotion niya kasi desperado na. Alam mo yun, imbis na idaan niya na lang sa ganito. No, kaya I yun think, ang hindi nakukuha. Hindi nakukuha ng mga yellow tags. No, na-miss ko po siya noon. I
I saw the live kasi nanonood po ako naman talaga. What he said was like, kung talagang gagawin, kung there was an F, kung gagawin niyang China yun, syempre mapipilitan siya. But na-miscoach siya naman kasi lagi na yung lusob lang yung inuuna. Hindi naman niya sinabi na tayo ang lulusob. No, he's a very he's an excellent diplomat. Marunong na marunong siya sa foreign policy niya. That's why nga, tingnan niyo po, napakaswerte ng mga kababayan natin Pilipino kasi lahat ng klase ng bakuna nandyan sa Pilipinas. Oh my God, kami dito, yes. Wala nga kaming option. Ang option namin is AstraZeneca, ang pinakaayaw ng bawat bansa kasi meron nga siyang side effects. Imagine niyo yun. Mm-hmm. Kaya napakalucky ng mga Pilipino kasi ang dami ng option. And the one that is really famous to everyone is Sinovac, hindi nga namin maa-avail. So, sana, mm-hmm. we should be very grateful kung ano yung binibigay ng government natin ngayon. Kasi, to be very honest, hindi yan nangyari noon. Before Duterte, walang ganyang good governance. Never po nangyari yan. Exactly. Saka yung mga, dyan nga sa mga vaccine. Dito ka rin kasi, AstraZeneca, yung dating ginagamit. Nagkaroon nga rin ng side effect kaya pinatili, yeah, ng Canadian government. So, ang ginagamit ngayon is Pfizer. Pfizer. So far po, wala po bang problema ang Pfizer? Walang Pfizer. Between like 40, tinuturok ang Pfizer. Maganda naman, wala naman naging Okay, that's good to know po. And hopefully, mag-okay na po kayo dyan. Oh nga eh, medyo maganda na. Ang target ng Canadian government sa fall season is at least 95% ay mabakunahan and then magiging maluwag na, back to normal na yung. Yeah, that's good. It's gonna achieve herd immunity kasi dapat na 2/3 of the population lang and that's 95%, that's more than that. So you're gonna have herd immunity na. Yeah, that's good. Yeah. Mm-hmm. Saka dyan, ingat kayo sa Taiwan. Yeah, thank you. Yeah. Hands-on ka rin. Napaka-busy mo eh. Ah, di ba? Parang gumagalaw ka sa loob. Yung mga contacts mo talagang every now and then nakapag-coordinate ka sa kanila. So, yeah. Maraming salamat. Okay, sir. Hindi naman talaga lahat ng bagay, lalo na issue ng mga OFW, hindi talaga kailangan lahat i-post online kasi, you know, we respect their privacy, we respect the issue, and hindi talaga maganda na nagiging sensationalized. Yung mga ganitong bagay talaga dapat talagang sinusolusyonan in a private manner na yung totoong resource person talaga, yun yung tinatarget mo para ma-solve yung problema na hindi sila napapahiya. Mm-hmm. Kasi syempre, lahat ng problema naaayos naman. Pero it's too late na kapag na-post na at nabalandra na yung kung ano yung hindi dapat sana makita ng tao. Kaya yan lang din po, sana we respect someone's privacy kahit na humingi siya ng tulong but hindi natin alam na ano yung magiging impact sa mga pamilya niya, sa anak niya, or asawa niya, di ba? Masakit yun. Trauma, yung nervous, yung mga... Really correct that. I've been helping a lot of friends here pero hindi po nag-post kahit minsan. Yeah. That's to protect your privacy and respeto na rin sa ating kapwa. So na-post mo na, nasabi mo na yung mga social media accounts. Any parting words sa mga OFW, sa mga viewers mo? Yeah, ang dami kayo. Ang dami na Sir Glenn nandito eh. Ha? Meron pa tayong viewers. Sige, final message na lang sa... Yeah, final message sa ating mga kababayan. Una, thank you for watching and hope you share this live video. Kasi syempre, si Sir Dougs, hindi talaga siya tumitigil na suportahan yung bansa natin. Kahit nasa Canada po siya, patuloy pa din yan sinusuportahan yung mga kababayan natin. Alam niyo po, hindi yan biro, na you put your time and effort for someone else. Even if you have your personal concern na kailangan mo din ayusin. So, sana po, you would really share this video para naman we continue to educate our friends.
finally, sa mga kababayan natin, mga Pilipino, sana magiging smart what is na netizen po tayo. Hindi lang po tayo naniniwala agad-agad. Magbasa po tayo ng content at isipin natin ng maayos kung ito ba'y tama o mali na information. Kasi hindi naman tayo pwedeng, anong tawag dito, hindi tayo maluloko kung hindi tayo magpapaloko online. Kaya kailangan talaga, we have to check the facts. Yan po yung gusto ni Tate Digong. Talagang basahin muna at huwag nang mang-away. Imbis na mang-atake ka ng ibang tao in a negative way, i-post mo yung nagawa. Yun, focus on achievements. Yun lang yun. Okay? So, maraming salamat po. And this is Jen. Welcome, hello. Welcome. Hi, from Taiwan.